So yan, no? So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, pakita ko lang pala muna, no? So bali ngayon, kung makita nyo yung orasan is 1:30 na ng madaling araw. So big sabihin, no, inaatake po tayo ng insomnia na naman. So yan, so bago po natin pilitin na makatulog ulit, so naisipan ko lang na i-content itong si Malutikiya. Okay, so kasi mga kababayan, no, hindi talaga mawala sa isip ko kung bakit ginawa ito ni Malutikiya. Okay. So ngayon, ang ginawa kasi ni Malutikiya nung mga nakaraang araw or kahapon, pinagkalat nila na si PBBM daw po ay na-hospital at even worse po ay mamamatay na. So ngayon, ang narrative ngayon nila ng mga DDS, especially nga itong si Malutikiya sa topic natin ngayon, ay kailangan na raw pong maghanda ni Sara Duterte kasi ganun talaga, di ba, kung ano man mangyari sa presidente, vice president na papalit. So ayan po yung gusto kong gawan ng reaction ngayon. So ngayon mga kababayan, no, kasi ito pakita ko sa inyo, ha. So kung titingnan po natin yung Facebook ni Malutikiya. So ito yung Facebook ni Malutikiya, di ba? Okay. So ang sabi dito, kita nyo ba? May ilaw kasi. So ang sabi dito, basahin ko na lang, ha. Sabi dito, author policy, analyst, and political strategist. Alam nyo mga kababayan, tawang-tawa po talaga ako dito sa title po na pinapangalandakan ni Malutikiya. Isipin mo, ha, sabi niya siya daw po, isipin niyo, ha, sabi ni Malutikiya siya daw po ay isang political analyst. So ngayon lang ako nakakita na political analyst na tanga-tanga mag-analyze. At ang sabi pa ni Malutikiya sa Facebook niya, siya daw po ay isang political strategist. At ngayon lang din ako nakakita ng self-proclaimed na political strategist na bobo sa strategy. Sipin mo, di ba? Analyst ka tapos strategist ka, pero tanga ka sa analyzation, bobo ka sa strategy. So alam niyo kung bakit? Ang problema kasi dito mga kababayan, no. Binura niya yung post niya. Ang problema, nakakuha tayo ng copy. Teka lang, hanapin ko, ha. Takero Miyamoto. Pinost ko 'yan, eh, sa Facebook ko. Ito. Yan, pinost ko 'yan, eh. So pakita ko na lang sa inyo, no. So 'yan. So, nakalagay dito, so mukha niya yan, di ba? So, sabi dito, di ba? Karina Enteng Code Blue, engine trouble. Okay. So, alam na natin mga kababayan na itong code blue po na pinagkakalat nila kahapon ay ito daw po yung status ni Presidente Bongbong Marcos sa ospital. So, ngayon, ang gawin natin, tingnan ngayon natin kung ano ang ibig sabihin ng code blue. So yan, ha. So syempre mga streetwise, so simpleng Google lang naman yan. So ibig sabihin ng code blue, no? Code blue hospital. A code blue hospital announcement means that an adult is having medical emergency, usually cardiac or respiratory arrest. Diba? The announcement also tells you where the emergency is. Hospital personnel are trained to respond. So ibig sabihin ng mga kababayan, ang code blue po sa hospital, yan po ay tungkol po sa cardiac arrest sa puso. Okay. So, ito, ah, baka sabihin na naman ni Malutikiya. Kasi ang point natin dito, binura ni Malutikiya itong post na to. Ang point natin dito mga kababayan, kung ikaw Malutikiya, magaling ka mag-analyze at ikaw ay political strategist, napakapangit po, napakatangang analyzation at napakabobong strategy ang ginawa mo dito. Kasi una mga kababayan, hindi mo man lang na-analyze kung ano bang ibig sabihin ng code blue. So sasabi na naman ni Malutikiya, wala naman akong pinangalanan, eh. Di ba ganun magsalita yun? Ay, kayo talaga, wala naman akong pinangalanan kung anong code blue. Ayun nga yung point, eh. Di ba? Wala ka na nga pinangalanan. Anong klaseng analyzation yan? Anong klaseng strategy yan? Wala kang pinangalanan. Pero ang point dito mga kababayan, yung code blue na sinasabi nila, ayan po ay kumalat sa internet kahapon regarding po sa medical conditions nga po ni PBBM. So ibig sabihin nun, hindi ka nag-analyze, hindi ka nag-research, bigla ka na lang sumausaw sa issue na to. Isipin mo, hindi ka man lang nag-analyze, di ba, na, ay, teka lang, code blue, sakit sa puso, di ba? Yung code blue ay na-emergency, so malapit na mamatay ang tao. Hindi mo man lang na-analyze yun, sumausaw ka kaagad. So sabi ko nga sa inyo mga kababayan, bobo to si Malutikiya, eh. Bobo mag-analyze to, eh. So ngayon mga ka-streetwise, no, kasi hindi lang po nakakaalam, no? At malamang alam nyo na, eh. Yung code blue po na yan, di ba? Ayan po ay pinagkalat po ni Hitad, ni Maharlika.
So, teka lang ha. So, panoorin natin yung part ng video ni Maharlika. So, yan o. So, yan. Video ni Maharlika yan ha. So, to, tingnan nyo. Panoorin natin ha. Sige. On Marcos respiratory issue kahapon after a big fight kay Lee Satanas. Code blue as of 6:45 p.m. Ang ibig sabihin ng code blue, mga palaga, hanapin natin, mag-define tayo. Teka, hanapin ko para mas nakaintindihan tayo, nakaintindihan ni lahat. Dahil ang mga medical students dyan at may mga medical practitioner, you know what, ano ibig sabihin ng code blue? Ayan, Google tayo. Google, mag-Google kita. What is code blue? Okay? Here we go, code blue. Okay? Ano ang sabi ng code blue? Okay na yan. So at least mga kababayan, no? Actually, alam nyo na itong balita na ito tungkol sa ginawa ng mga DDS. Eh. So, ngayon ang point nga natin dito mga kababayan, kay Maharlika po nang galing yung balita po na code blue. Okay? So, ayun nga sinasabi ko. Bilang isang political strategist na sinasabi mo, ang bobo mo mag-strategy. Kasi, una sa lahat, naniwala ka sa isang chismosang si Maharlika. Diba dapat kasi pag political strategist ka dapat, ang alam ko, ikaw ang nag-iisip ng strategy. Ikaw ang gumagawa ng narrative. Hindi yung nakikisausaw ka sa chismoso at chismosa sa part po na to si Maharlika. Isipin mo, paano mo masasabi political strategist ka kung sumausaw ka sa chismis? Diba? Bobo ka lang. Ah, alam nyo, no? Alam nyo, so ngayon, pahiya na ngayon. So kanina po, nagpakita na po yung presidente kanina. Yung presidente. Hindi, ayaw pa rin maniwala ng mga putang ina. Hindi. Seriously, ha? So, kahapon, ang narrative nila kahapon, si PBBM, code blue. So, confirmed daw yun kasi hindi nagpapakita. So, isang araw hindi nagpakita yung presidente. So, ngayon, sabi nila, code blue, totoo. Confirm yung sinasabi nga ni Maharlika at saka sinasabi ni Malutikia, code blue. So, malapit na mamatay yung presidente. So, take over, Sara Duterte. Okay. So, ayan ang narrative nila kahapon. So, kanina nagpakita yung presidente tapos tinawanan lang yung balita na yan na cold blue daw po siya or na hospital. Ayaw pa rin maniwala. Tapos, si Malutikia, ang ginawa, binura yung post. Anong klaseng political analyst ito? Anong klaseng political strategist ito kung tatanga-tanga? O, di ba? So, alam nyo kung nakakatawa dito, no? At, ito, ha? Ito yung example ng sobrang katangahan, eh. Si Cathy Buni. Hanapin natin. Si Cathy Binag pala. Okay. Tingnan nyo, ha? So, si Cathy Binag, sabi ni Cathy Binag, so, kanina kasi nagpakita na si PBBM kanina. So, ngayon, ang sabi ni Cathy Binag, pre-recorded. Kung di ka ba naman bobot tanga, kung pukeng kang ka, di ba? Paano naging pre-recorded ito? Ang pinag-uusapan nila, Bagyong Enteng. Di ba? Tapos naka-live pa. Paano, bobot talaga, paano naging pre-recorded? Tapos si PBBM sumakay sa aeroplano, sumakay sa helicopter. So, in-interview si PBBM doon regarding po kay Sara Duterte. So, ang sabi naman ni Cathy Buni, di ba? Yan naman. Imposibleng, ito, masayang ko na lang, baliktad eh. Imposibleng mag-helicopter siya kasi may ulan. Ina mo. Di ba? Lalo na kung may bagyo, makulimlim at kumikidlat. Ina talaga. Ano, alam nyo, no? Sinto-sinto po talaga itong mga DDS na to, di ba? For example, no? Si Malutikia, sinabi ko na nga kanina, political strategist, political analyst, pero tanga-tanga mag-analyze, bobo sa strategy. Tapos ngayon, yung pinaniniwalaan nila ngayong whistleblower, di ba tanga-tanga din? Saan nakakita ng pre-recorded na live? Bobo talaga, no? Tapos saan ka nakakita na sinasabi niya na hindi daw pwede mag-helicopter kasi umuulan? Ay, gago! Ay, bobo! O, di ba? So, actually, no, ang mga nakita kong nag-post ng code blue na yan, hanapin natin, ha? Taka lang. So, ito, hinanap ko pa kasi, no? So, una, si Jay Sonza. Ito yung mga tarantado si Jay Sonza. Okay? So, ito yung mga nakita ko si Jay Sonza, si Harry Roque, si Malutikia, at saka yung Joey na hindi naliligo. Diba? Kababaeng tao, mukhang hindi naliligo, no? Kahit anong klaseng pabango, kahit anong klaseng ligo ginagawa niya, mukha pa rin po siya hindi naliligo. So, hanggang kanyang kapo talaga kasi, no? Ligo-ligo din kasi pag may time. Isipin niya, diba? Teka, hanapin ko yung Facebook niya.
So ito, sabi ni Joey Di Naliligo, okay, proof of life. Okay. So ibig sabihin, no, naghahanap siya ng ebidensya kung buhay pa yung presidente. Kita mo, kagaguhan mo talaga, no? So, paano pag naghanap kami ng proof na naliligo ka? Kung naliligo ka ba? Proof of taking a bath. So ngayon, ang tingnan nyo, ha? So nung nagpakita si PBBM kanina, parang wala lang sa kanya, di ba? Pinare niya pa, sabi niya pa dito, ayan na daw ang proof of life with a warning. So paano na yung fake news na pinagkalat ninyo? Ganun-ganun lang yon. O di ba? Tapos ngayon, hindi pa natapos yan. Ayaw pa talaga nila bitawan. So ngayon, ang sabi naman niya dito, ayan naman yung picture. So meron daw sugat sa braso si PBBM. Ano daw nangyari sa braso? Kita nyo, di ba? Nagkalat kayo ng fake news, ayaw nyo pa rin bitawan. Okay. Ganyan po ugali ng mga Didos, mga kababayan, no. No wonder tanga-tanga lang na lang po talaga naniniwala sa mga 'to. Nagkalat ng fake news, pagkatapos anong na-debunk yung fake news nila, mag-move on lang sila. Parang wala man lang silang iniisip na posibleng merong balik sa kanila yung ginawa nilang fake news. Basta magbabato lang sila ng fake news. Alam nyo, ayan ang pagkakaiba ng mga PBBM vlogger kumpara po sa mga DDS. Kami po kasi mga kababayan, kami ha, sa ano, kasi kami magkakaibigan kami. So kami po, di ba, iniiwasan po namin yung fake news. Iniiwasan namin yan. Di ba, minsan kami mismo nagsisitahan pag meron kami nakita or merong hindi klaro sa mga nagsasabi namin. Kami mismo nagsisitahan. So, yun, di ba? So, kasi sa amin importante yun. Importante sa amin yung credibility. Pero itong mga putang inang mga DDS po na itong mga kababayan, no, magkakalat ng fake news, pag na-debunk, mag-move on lang sila. Kami, hirap-hirap kami gawin yun eh. Yung ganon. Di ba, ang dami na nilang fake news, di ba? Si PBBM daw po, inuna yung kasal kisa doon sa bomba sa Mindanao. Di ba? Tapos yung Pogo daw, pinalitan lang daw po ng pangalan. Gago, di ba? Oh. So yun mga kababayan, no? So at least ngayon malinaw na isa na naman tong katangahan na ginawa po ng mga DDS. Isipin nyo, di ba? Kada fake news na nilalabas ninyo, ako naniniwala ako na merong at least 5 or 10 tao or more than that ang hindi na naniniwala sa inyo. So para sa akin napaka-importante nun. Pero yung mga taong alam ng fake news yung pinagkakalat ninyo, naniniwala pa rin sa inyo, wala na akong magagawa doon. O, di ba? So yun mga kababayan, so kayo po na po masabi nyo nga po dito sa content po natin na pinagkalat po nilang mamatay na rin po si PBBM. At dito rin po sa sinabi po ni Malutikiya. Di ba? Kasi wag mong itatanggi itong Malutikiya kasi ito ang narrative ng mga DDS kahapon na ang presidente malala na sa ospital at pag namatay, si Sara Duterte ang papalit. Narrative nyo kahapon yan. So mausaw ka dun. Di ba? Bilang isang political analyst at isang political strategist, napakatanga mo naman para sumausaw sa ganung klaseng balita. Nakakababa ng credibility yan, Malutikiya. Sana mag-isip-isip ka, no? Eh, mukha ka namang walang isip. Malakas ka lang kumain, pero whatsoever. So, yan, no? So, pa-comment lang po sa baba at binabasok po lahat yan. So, sa mga bago pa lang po sa channel po natin, so, pa-like, pa-subscribe, and then pa-share na lang din po na video po na to, kung di naman po kalabisan. So, kung sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. So, thank you po. Salamat.